Isang manong ang may kakaibang pananaw sa buhay. Para sa kanya, ang pera ang siyang nagbibigay sa isang tao ng tunay na kasiyahan sa buhay. Dahil kapag mayroon ka raw nito, ay siguradong makukuha mo ang lahat ng gusto. Kagaya na lamang sa kanya na apat na babae ang napatira sa kanyang mansyon para maging kanyang mga asawa. At hindi pa kasama dito ang mahigit 16 na kanyang mga sideline na banat. Paano ba ito nangyari? Ano ang ginawa ng manong na ito para magkasundo ang mga babae sa iisang tahanan? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story, kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Money can't buy happiness. Ito ang mga katagang pinaniniwalaan ng karamihan sa atin. Pero kung ang bida sa ating istorya ngayon ang magsasabi, ang mga katagang ito raw ay maaring palusot lamang ng ibang taong walang dedikasyon na umangat sa buhay. Dahil para sa kanya, kapag mayroong pera o mayaman ng isang tao, ay totoong mabibili nito ang anumang kaligayahan sa mundo. At ito ngayon ang kanyang natatamasa sa piling ng kanyang apat na asawa. Hindi pa kasama dito ang tinatawag niyang side bit na mga babae sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang mga ari-arian, ay hindi nagkakaproblema ang manong na ito na alagaan ang lahat ng mga babae sa isang malaking tahanan ng walang anumang aberya. Itatago na lang natin siya sa pangalang Mang Kipi. 57 taong gulang at ito ay nagmula pa sa Taiwan. Sa kanyang edad ay masasabi kong naabot na niya ang rurok ng tagumpay dahil sa kanyang mga naipundar at pagmamayari ng malalaking negosyo. Kung susumahin ay para na itong isang hari dahil anuman ang kanyang gustong gawin o kunin ay makakamit niya agad sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri sa bulsa. Sa katunayan niyan, si Mang Kipi ay naturingang Taiwan's King Crane. Nang nagpadala ito ng mga crane para kalasin ang gumuhong napakalaking tulay sa kanilang lugar. Ang tulay na ito ay isa sa mga pangunahing ruta ng mga motorista sa kanila. Kaya ang ginawang pagkawang gawa na ito ni Mang Kipi ay napakalaking tulong para sa kanyang mga kababayan. At kahit papaano ang kanyang pera ay nakapagbigay ng kaligayahan sa ibang tao. Marami siyempre ang natuwa sa ginawang ito ng mama at nakatanggap pa siya ng mga papuri mula sa kanilang gobyerno. Ngunit, ang pinakarason talaga kung bakit naging kilala ang manong na ito sa kanilang lugar ay dahil mayroon umano itong apat na babae na kinakasama sa iisang tahanan lamang. Dito naging controversial ang buhay nitong si Mang Kipi dahil sa mga hindi nakakaalam ang bigamy o ang pagkakaroon ng maraming asawa ay maituturing na hindi legal sa kanilang bansa kaya pwede siyang kasuhan sa ginawa niyang ito. Pero lumalabas na isa lang pala sa mga babae na ito ang pinakasalan ng manong kaya maaring maabsuelto pa rin siya sa kanyang kabalbala na ginawa. Ayon pa dito, ang pagkakaroon daw ng maraming babae ay ang nagpapasaya umano sa buhay ni Mang Kipi. At ang kanyang unang misis ay hindi naman tutol sa kanyang kasibaan na ito o maaring wala rin magawa. Basta ang sikreto raw ng manong para panatilihing maayos ang kanilang pagsasama ay ang pantay na pagtrato sa mga babae sa lahat ng bagay. Well, marami ang nainggit syempre sa kalagayan na ito ni Mang Kipi, pero naging posible lang kasi ito sa kanya dahil sa kanyang sobra-sobrang kayamanan. Kahit sa ang dako naman ng mundo ay may mga babaeng praktikal na kung mag-isip. Kumbaga pinairal ang mga utak kaysa sa puso. At ito ay natagpuan nila kay Mang Kipi. Akalaan nyo bang gumastos ito ng halos 1 bilyon kung pera natin ang pagbabasihan para lamang ipatayo ang malaking bahay na may 8 palapag para sa kanyang mga asawa at mga anak na halos lahat panganay? Ang loob nito ay napaka-elegante tingnan at syempre ang tumira dito ay wala nang ibang gagawin kundi tumihaya na lamang dahil sa dami ng mga katulong. Lumalabas na bawat asawa ay may kanya-kanyang kwarto na masusunod pa ang kahit anong design na gusto, gaano man ito kamahal. Siguro kakatok na lang si Mang Kipi kung may pakay siya sa mga ito. Sa loob ng napakalaking bahay na ito ay may sinet up din ang manong na napakalaking pool na tinawag niyang blissful bath. Dahil paminsan-minsan doon siya naliligo kasama ang lahat ng kanyang mga asawa
para raw mapanatili nito ang init ng kanilang pagsasama. Walang ya. Kung may bahay ni Kuya, ay mayroon namang mansyon ni Mang Kipi na matatawag, kung saan ang madalas nakakapasok ay kanyang mga babae na nagugustuhan. Sa madaling sabi, hindi lang apat na babae ang dinadala roon ni Mang Kipi, dahil kahit mayroon na itong apat na asawang maituturing, ay bukas pa rin ang palad dito para sa mga gustong mag-audition. Ang totoo nga niyan, bukod sa kanyang mga apat na kadidang, ay umabot na sa 16 na babae ang tumira sa mansyon ni Mang Kipi pansamantala bilang kanyang mga side bit. My God! Pero karamihan sa mga babae na ito ay nai-eject pagkatapos matuyot ang mga panina. O di kaya hindi nakatiis sa loob. Lahat ng kalokohan na ito ay hindi naman tinatago ng negosyante sa kanyang mga orihinal na apat. Kahit naman siguro papalag ay wala rin magagawa. Kumbaga ang hari pa rin naman ang masusunod sa palasyo. Sa kabilang banda, kahit raw isa ng matagumpay na tao itong si Mang Kipi, ay natatakot pa rin itong ma-reject ng isang babae. Kaya kung may trip ito ay agad na lang niyang sinasabihan na maging parte ng kanyang pamilya at tumira sa kanyang mansyon. Pagmamalaki pa nito na kapag sumama na sa kanya ang babae, ay hindi talaga ito magsisisi dahil ibibigay talaga nito ang karangyaan na nararapat sa mga ito. Sa napapansin ko, malawak talaga ang panlasa nitong si Manong, dahil ang kanyang mga babae ay magkakalayo ang mga edad. Kumbaga, sari-saring masustansyang gulay ang kanyang kinakain sa umaga hanggang gabi. Kapag wala naman daw siyang ganang kumain ay nasisihan naman daw siyang nanunood na nagkakasundo at nagkukulitan ang kanyang mga chicks sa loob ng bahay. Sa ngayon, bukas pa rin daw ang mansyon nitong si Manong para sa mga nagbabalak na maging parte ng kanyang pamilya. At ang gusto naman daw nito ngayon ay yung medyo mahinhin para challenging. Kung nangangailangan lang sana ito ng boy, ay panigurado mag-a-apply ako kahit wala ng sweldo para naman makatulong ako kay Mang Kipi kahit papaano. Sa huli, ang kaligayahan na tinutukoy ni Mang Kipi ay kanya lamang sariling interpretasyon, dahil bawat tao naman ay may kanya-kanyang kaligayahan na matatawag. Yung iba nga dyan ay nagkakamay na lang kapag kumain, pero kahit papaano ay nasisihan pa rin naman. Sa parte ni Mang Kipi, ang kanyang kasiyahan ay yung makapagpaputok lang sa bagong taon. Ikaw kamata, ano ang masasabi mo rito? Ipaalam mo yan sa ating comment section at masisiyahan akong basahin ito. Dito matatapos ang isa na namang kamatastory natin, at huwag nyo sanang kalimutan na mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo ang video na ito, dahil napakalaking tulong na nito para sa ating channel. This is Leonmata, hanggang dito na lang. Salamat!